Everything in this video is strictly for informational and educational purposes only. I am not a financial advisor, and this should not be taken as financial advice. I am merely sharing my own experience and giving my own opinions based on my own personal experience. I cannot guarantee you will make money, nor that you will have the same results as me. It is always encouraged for you to do your own research and not simply rely on the information provided in this video. If you have questions, feel free to comment down below, and please don't forget to like and subscribe. Hello mga katropa. Yan guys. So welcome to Farm 2.5 dito sa Plant versus Undead. Ayan. Farm 2.5 has officially begun dito sa PVU guys. And dito na nga, nakikita nyo dyan sa screen ko guys. Ayan na yung World 3 na tinatawag. Kung saan, ito na yung papalit sa daily quest. Ayan. So paano ba nag-work to guys? So basically guys, kailangan lang magtulong-tulungan ng mga players or ng mga users ng PVU para i-water itong World 3. Ayan, so kung nakikita natin itong give water guys, click natin yan. Ayan. So, dito tayo magbibigay ng contribution natin or ng water natin sa World 3. And may minimum na 20 water guys as your minimum contribution. And maximum is you can give as much as you want. Kung gaano man karami yung meron ka, kung 1,000 yung water mo, 1,000 yung contribute mo, pwede yan. So, kung ako gusto kong ubusin yan, bigay ko lahat ng 52, yes, pwedeng-pwede yan guys. Okay. And then kung nakikita nyo dito sa left side guys, itong mga levels ng rewards. Okay. So, may reward 1, reward 2, reward 3, reward 4, reward 5. Ayan. So, discuss natin further guys, ano bang ibig sabihin yan. So, dito sa Farm 2.5 Developer's Diary guys na nilabas noong September 6 is ine-elaborate nga kung ano yung World 3. So, sabi nga dito guys, the World 3 aims to replace the current daily quest system by rewarding all players who participate in growing it. The more players participate, the more rewards they receive. Yan. So, here's how it works. Every day, players from the entire server give water to the World 3. Minimum is 20 water per player. Ayan yung pinakita ko guys na may minimum contribution na pwedeng ibigay din sa World 3. And lahat ng users ng PVU magko-contribute sa pagbigay ng tubig dyan sa World 3. So, each reward requires a specific amount of water given from the entire server. Okay, so may requirement yan. Titignan natin yan mamaya. So, once the water requirement is reached, all players who have given water to the World 3 can claim the corresponding reward. Ayan. So, ganyan mag-work na guys yung daily quest natin. Magbibigay lang tayo ng water contribution natin sa World 3. And then, merong specific requirement na kailangan nating ma-hit. So, sa lahat ng players yon, may required amount of water na dapat makontribute ng lahat ng players. Hindi each player guys, lahat ng players yon. Total amount ng kailangan ma-raise na water dun sa World 3. And if na-fulfill yung requirement guys, lahat ng nagbigay ng contribution makakakuha nung reward. Ayan. So, first week booster guys. Ito yung napakagandang mangyayari sa first week guys. And dapat makapitalize and ma-grab talaga yung opportunity dito ng mga datihan, pati ng mga bagong papasok pa lang. So, this is, I think, the best time for newbies to come in. Kasi, ito yung best way nila na magkaroon ng permaplant or NFT plant na magiging requirement para makapag-withdraw ng LE or makapag-convert ng LE to PVU. Okay, so to guide you guys to your first in-game NFT, we have decided to increase the rewards from the World 3 in the first week. So rewards are as follows. So reward 1, 10 LE plus 1 sunflower sapling. So ang requirement niyan is dapat maka 4 million water. Okay, so dapat mag-total yung binigay ng water ng lahat ng tao
na or lahat ng users sa PVU ng 4 million. Reward 2, 15 LE plus 1 sunflower sapling. Requirement is 6 million water. Reward 3, 25 LE plus 2 sunflower saplings. Requirement is 9 million water. Reward 4 is 1 sunbox plus 2 sunflower saplings. Requirement is 12 million water. And reward 5, every plant is automatically fully watered for the next day. Plus, we get 50 LE plus we get 4 sunflower saplings. Ang requirement naman dito guys is 15 million water. Ayan. So, kung nakikita nyo ngayon dito guys, actually, 30 million na nga. Doble-doble pa ng reward 5 yung total water na naibigay natin sa World 3. So, something tells me guys na this is going to be easy peasy for the rest of the week. Kaya kung nakapasok kayo bago pa nag-start ang Farm 2.5 or pumasok kayo now kung kailan merong booster or event, napaka-good opportunity niyan guys. Kasi, as you know, sa bagong update ng Farm 2.5, kailangan na nga natin ng in-game NFT or permaplant para tayo yung makapag-convert ng LE to PVU. So, in this one guys, kung makukuha natin yung reward 2, reward 3, reward 4, reward 5, ang total niyan guys per day is 10 saplings na makukuha na natin. Plus, may makukuha pa tayong isang sunbox wherein may chance pa tayo na makakuha ng seed. Okay? Pero maliit kasi yung chance na pwede ka makakuha ng seed sa sunbox, although it's not impossible, pero medyo mahirap. So, kung dun tayo sa traditional na magsisipag tayo para makuha natin yung ating NFT, by doing the daily quest, which is ito ngang sa World 3, if we complete R1 to R5, or Reward 1 to Reward 5, lahat yan, ang total na makukuha natin per day is 10 saplings. And take note guys that we only need 100 saplings para makakuha ng isang seed. So if in one whole week, makompleto natin lahat yan guys, makapag-participate tayo, makompleto yung R1 to R5, we are looking at 70 saplings guys. 70 saplings agad na makukuha natin and then 30 saplings na lang ang kailangan nating bunuin. Para makapagpa-exchange na tayo ng 100 saplings to 1 seed, guys. Ayan. And if you don't already know, guys, yung seed na yan, pwede nating i-plant and magiging permanent plant or NFT plant na yan. And ang NFT plant na yan, guys, ay napakaganda. Kasi nga, hindi na natin kailangan mag-replant ng mag-replant ng mag-replant katulad nitong mga sunflower. Hindi na natin kailangan gawin yan. At the same time guys, digital asset na yan. Permanente na yan na nasa online wallet natin na pwede nating gamitin or ibenta. And tandaan natin guys na yung booster na yan ay for the first week only. Kaya napakaganda na pumasok before or during this 1 week event. Kasi ang laki ng opportunity na mas makakuha tayo ng seed ng mas mabilis at mas maaga. Yan. So, nakalagay dito guys, after the first week, all saplings are removed from rewards and the requirements each day will correspond with the number of active players. Ayan. So, sabi dito guys, after ng first week, itong mga sunflower saplings na kasama sa reward, hindi na yan makakasama sa rewards. And yung requirements kung kano karami yung kailangan na water na i-contribute natin sa World 3 ay magkocorrespond sa dami ng mga active players after that. Ayan. So, para rin mas maging clear sa inyo guys kung paano nag-work itong bagong daily quest or yung World 3 dito nga sa Farm 2.5 ng Plant vs. Undead, tara, let's go look at it. Tignan niyo yung actual experience ko nung tinry kong diligan yung World 3. Ayan. So, punta lang tayo guys dun sa World 3 dito sa main page. So, scroll down nyo lang and then hanapin nyo yung World 3. Ayan. So, pag-click natin dyan guys, pupunta na tayo sa World 3. Ayan na. So, pinakita ko na yan kanina. Alam nyo na yung itsura nyan. And then, kung makikita nyo dyan guys, ito yung status nyo. Dyan nyo makikita yung contribution na binigay ninyo na water. And then, yung total na nabigay na water ng lahat ng users ng PVU. Dyan tayo magbe-base ng mga daily rewards.
Tapos, for us to be able to contribute or give water, click lang natin yung give water. Tapos, merong minimum na 20 na contribution, guys. And then, you can give as much as you want kung magkano man yung gusto mong idagdag. Pero, ang minimum na contribution dapat is 20. Ayan. So, once nakapag-contribute na tayo, guys, ng at least 20 water sa World 3, ay pwede na tayong mag-claim ng rewards. Ayan. So, for today, guys, na-meet na yung criteria na kailangan 4 hanggang reward 5. Kasi kung natatandaan nyo yung diniscuss natin kanina, 15 million lang kailangan para makaabot tayo hanggang sa reward 5. Pero nasa 22 million na itong, umabot na sa 22 million itong total contribution ng lahat ng users ng PVU. So, napakalakas, guys. Good job! And dahil sa complete na nga, guys, yung total requirement from reward 1 to reward 5, ay pwede na natin i-claim yan lahat. Ayan. So, reward 1, 10 LE and 1 sunflower sapling. Reward 2, 15 LE and 1 sunflower sapling. Reward 3, 25 LE and 2 sunflower sapling. Reward 4, 2 sunflower sapling and 1 sunbox. And ayan, automatic magbubukas na yung ating sunbox pagkakuha. And dalawang small pot actually yung nakuha ko. Ayan. And then, fifth reward is 50 LE and 4 sunflower sapling. Ayan. And then, makikita nyo sa taas, guys, claimed successfully yung reward. Lalabas din sa taas. Ayan. So, from reward 1 to reward 5, guys, ang total na nakuha ko is 100 LE and then 10 saplings. Ayan. Plus, may nakuha pa akong dalawang small pot dun sa sunbox. Ngayon, kung swerte ka, guys, you can get a seed actually from the sunbox. But, apakaliit nga ng porsyento yun. But, it's not impossible. So, if you're really lucky, baka may makuha ka na seed dun sa loob. And, ang laman ng mga sunboxes, guys, varies. Pwedeng katulad ko, small pot ang makuha nyo. Pwedeng water, pwedeng crow, pwedeng saplings, pwedeng sunflower mama, and of course, yung pinaka-highest achievement dyan is kung seed ang makuha ninyo. Ayan. Para sa mga gusto pang humabol this week, guys, para makahabol pa sa first week booster, I'm going to upload a video tutorial on how to get started with PVU, how to convert, and basically just how to get started playing PVU. Ayan. But take note, guys, na usually yung newly created accounts, sometimes it takes 24 to 48 hours before the server allows them in. So, baka may ma-miss na kayo na ilang days dito sa first week booster. But nevertheless, guys, may maaabutan at maaabutan kayo, which is makakatulong pa din na mas mapabilis yung pag-iipon nyo para makakuha kayo ng first in-game NFT nyo or first permaplant ninyo. And for those na medyo nag-worry kasi nga naging parang more of long-term na talaga ang PVU eh. You can't expect, guys, yung parang before na parang less than 1 week or 1 week ROI na kayo. It's no longer that kind of game na yun sa Farm 2.5. It's really more of long-term na kailangan mo talaga mag-ipon, kailangan mo mag-farm, kailangan mo mag-dilig, kailangan mo mag-plant para makakuha ka ng permanent plant mo. And actually, much better if you have 2 permanent plants para ma-maximize mo yung withdrawals mo. But the good thing about this game, guys, is hindi siya yung every kibot may binabayarang gas fee. Usually, magbabayad ka lang ng gas fee pag nag-cash in ka or nag-cash out ka. So, ganun lang. But otherwise, lahat ng ginagawa mo in-game, like magpa-plant ka, mag-water ka, mag-harvest ka, wala kang babayaran na gas fee. So, it makes the game more enjoyable. And at the same time, kung ano na yung nilabas mong pera, yun na yun. Hindi ka na kailangan magdagdag sa mga ginagastos mo or nilalabas mo na pera. Okay, kaya it's also important for you to determine how much you want to cash in the beginning. Dapat kung ano yung budget mo, iset mo na ganun na yun para hindi ka pasok ng pera because there really is no need. Dahil nga, hindi naman to yung palo-palo gas fee kind of game. Hindi mo na kailangan ng masyadong maraming BNB in your MetaMask or your online wallet. Hindi mo na kailangan ng lamanon masyado.
So, basically, kung ano yung initial mo na puhunan, you can just stick with that and then palaguin mo na lang yun and grow it. But, yun na nga, expect na longer yung ROI, but ang long-term benefit naman niya is magiging maganda din. Because itong kind of update to will make the game more sustainable. At the same time, in the long run, quite possible na magiging mas beneficial din. Kasi when you have your permanent plants, guys, hindi ka na bili ng bili ng sapling. So all you will be doing is harvesting. Hindi mo na kailangan ulit bumili ng sapling replant. Ayan. So, what are the other changes in Farm 2.5? So, as per the previous announcement, we will implement two changes. So, number one is new condition when exchanging LE to PVU. Ito na yung sinasabi ko before and kanina. So, kung wala kang NFT, zero NFT, or wala kang permanent land, you cannot exchange. Okay? This is the reason why this has really become long-term, especially for those na low-budget lang. Kasi kailangan mo talagang mag-ipon. You cannot just simply take profit kung wala kang permanent plant. And then, kung meron kang one plant or one NFT plant, you can exchange at 3 times the base rate. So, ang base rate is 100 LE is equal to 1 PVU. So, may nakalagay siya na currently. So, maybe it's subject to change. Further down the road, but currently, ang base rate is 100 LE to 1 PVU. So, kung isa lang ang NFT plant mo or isa lang ang perma plant mo, 300 LE yan. Magiging 300 is equal to 1 PVU. Ngayon, kung meron kang dalawang perma plants or dalawang NFT plant or one land, which is ang one land, guys, is very expensive, and that's something that we can't get right now, even if we farm as much as we want, and especially not with a low budget of 5 PVU. That's not gonna happen, guys. So, ang medyo pag-asa natin dito is 2 plants. And if bibili ka naman ng 1 land, guys, nako, super expensive niyan. Kasi mahal na rin yan ng lupa na actual, real land. So, ang medyo pag-asa na lang natin dito, guys, sa mga low budget is mag-ipon tayo ng 2 plants. And this is very doable, guys. And I will do a video later on to discuss kung paano ka magkakaroon ng 2 plants from just 5 PVU na initial starting mo. Ayan. So, if, yun nga, if you have 2 perma plants or 1 land, you can exchange at base rate, which is 100 LE is to 1 PVU. So, napakaganda niyan, guys. Because having an NFT plant is really a big advantage, especially when the main game comes around. Hindi kasi alam ng most people, akala nila yung farming mode dito sa PVU is already the game, but it's not. The main game is Plants vs. Zombies inspired type of game, and it's coming out soon. And itong perma plants or NFT plants, kakailanganin natin yan talaga sa main game. Kaya napaka-importante na makaipon tayo niyan. And so napakaganda nga nitong Farm 2.5 na ginawa ni PVU. At the same time, yung first week booster, napakaganda niyan para sa atin, para magkaroon tayo ng sarili nating NFT plants. Ayan. Number 2 is nag-implement sila ng extra layer of bot detection on our server side to avoid abuses. Mas maganda yan para sa ating mga legit players kasi that means the game will be more stable and more sustainable, of course. And then number 3, watering and chasing crows for your neighbors are removed. Ayan. So, dun sa mga familiar, so Farm 1.0 and Farm 2.0, bago lumabas yung Farm 2.5 update, ang daily quest before is pwede tayong magwater ng neighbors' plants natin and magchase ng crows away from our neighbors' plants. And that's also part of the daily quest before. So, tinanggal na yan. And yung World 3 na nga ang pumalit. So, here are the common questions and the answers. So, can players still play with low investment? So, yes, you can. You simply grow sunflower until you have enough LE to buy 100 sunflower seeds. And then exchange those seeds for NFT plant. Sunboxes from daily quests also drop seeds if you're lucky. So, ito na yung pinag-uusapan natin, guys. Kahit 5 PVU pa rin ang starting mo, kahit low budget ka pa din, pwedeng-pwede ka pa rin naman maglaro. But yun na nga, you cannot cash out or you cannot exchange
your LE to PVU unless you have a permaplant or NFT plant, which the game is giving you an opportunity to be able to do by exchanging 100 sunflower seeds to 1 NFT seed. Ayan. So, by farming, by planting, by harvesting, kayang-kaya yan gawin. And as I said, I'm going to make a video soon kung paano natin pwedeng gawin yan. So, is the LE I invested in the NFT plant forever lost? Sabi dito, not at all. If you ever decide to leave the game, your NFT assets can be sold back to the market for PVU. And that is true, guys. Because if we look here sa marketplace, ayan, if you look here, tignan nyo kung magkano yung pinakamura na plant. Right now, the cheapest plant is 104. Okay, 104 PVU. So, actually nga, kung 100 LE is equal to 1 PVU. So, parang, ayun nga, 100 PVU din siya. Plus, if you will claim kasi a seed, you will need to pay 4 PVU. So, 104. So, that's the lowest price that people are selling plants for. Pero, if you notice, guys, yan ang pinakamababa, 104. 105, 106, pataas na ng pataas yan. So, sa 104, guys, kung ibibenta mo yung NFT plant mo ng 104, yung naipon mo, bawing-bawi mo na. And, paano kung nag-start ka lang sa 5 PVU? Tapos, nakaipon ka ng NFT plant, and then, na-decide mo na ayaw mo na pala. Diba? So, yung 5 PVU mo, nag-grow bigla into 100 PVU. So, hindi natin ka-count yung 4 PVU kasi ibabayad mo nga yung 4 para makabili ng seed eh. So, basically, 5 plus 4 yung punan mo, so that's 9. So, yung 9 PVU mo, 104 agad. Diba? So, napakaganda guys. Napakaganda talaga ng pwedeng mangyari. So, the possibilities as of now is really napakaganda pa rin. Ayan. So, next is, how do the new changes improve the server? The heaviest load for the server before was when players go to others' farms. By removing this feature, the game should be able to handle a larger number of players at once. Itong part na to guys, naramdaman ko to bago nag-start si Farm 2.5. As in, wala nang by batches din. Nawala na yung batches. And anytime gusto mo ma-access yung farm mo, na-access mo. Kasi it's really true. The biggest load on the server are from those people who are trying to water plants of neighbors. So, kung itutend mo lang yung sarili mong farm, matagal na yung 5 to 10 minutes a day na kailangan mong spend. So, during ng time na tinanggal nila yung daily quest, as in like round the clock, you can access your farm. Wala talagang lag. Pero ito sa ngayon sa Farm 2.5, guys, bumalik yung batch by batch. So, sa ngayon may 4 batches. Every 30 minutes yan, pwede kang makapasok. And I've been seeing a lot of complaints from people na hindi sila makapasok sa server even if group na nila supposedly. And even I myself, tried to access several times this morning, this afternoon na ako naka-access. But it was really worth the wait, guys, because nung nakuha ko na nga yung rewards dun sa World 3, napaka-sulit ang hintay na yun. Kasi pag-check ko nga actually, guys, puno na siya. I didn't really even have to contribute more than the bare minimum kasi as in, ang dami nang nagbigay ng water. And na-collect ko lahat ng rewards, that was a ton of fun. But at the same time, guys, dahil nga medyo malaki na naman yung server load, marami na naman gumagamit, marami na naman nagkakasabay-sabay, nagkakaroon na naman ng konting server problems. So, kanina, I had a hard time harvesting one of my saplings. And then, ang nangyari pa nga, guys, is nung hindi ko siya ma-harvest, I tried removing yung na-harvest ko na, na-remove yung hindi ko pa na-harvest. So, hindi ko alam kung na-remove in actually yung hindi ko pa na-harvest or na-harvest na siya, hindi lang nag-reflect. Kasi karamihan din ng complaints na nakikita ko ngayon na bugs is in-harvest nila pero hindi nag-reflect ng LE nila. So, nagsisiro na lang bigla. So, I don't know which of the two ang nangyari sa akin. But either way, that's a bug. And pag may na-encounter kayong bugs, guys, you can go ahead and report it to PVU's official Discord. Which I did under support. Nag-report ako ng issue, ng bug issue. And then I uploaded yung proof. And then I explained what happened and I uploaded proof. So, if may na-encounter kayong bug, guys, you can just like do the same.
So what else? So how do the new changes reduce botting using third-party tools and spamming accounts? So before Farm 2.5, there were no consequences to performing any actions above. Now, any individual who thinks about doing any of these risks getting banned and having at least one or more NFT to be permanently removed. In other words, you are responsible for your own actions, and if you're willing to risk losing at least 100 PVU of investment, then so be it. Yeah. So ito na nga sinasabi nila. So because nga, now, they are requiring na may at least one NFT ka para makapag-withdraw. And kung ikaw ay galing ka sa baba, which is from a low budget, pinaghirapan mo makakuha ng NFT, ay hindi mo na lang i-risk basta-basta na ma-ban yung account mo or matanggal yung NFT mo because of abuses. So, what they're saying is that this will reduce yung mga bots and abuses na ginagawa before sa system because possible na maban at mawala yung 100 PVU na pinaghirapan mo or in-invest mo para sa NFT mo. Ayan. So, can I still receive rewards from the World Tree if I give water later? So, yes, the reward system works retroactively, meaning if you give water when the server has reached third reward, you're able to claim rewards 1, 2, and 3. Ayan. Magpapatunay ako nyan, guys, kasi nung pumasok ako, nung finally nakapagpasok na ako sa server and nagbigay na ako ng water, complete na actually, guys, yung rewards from 1 to 5. So, nung nagbigay na ako ng water ko, na-claim ko siya lahat from 1 to 5, everything. And I think if isa ka naman sa nauna, as long as nag-contribute ka, kapag ka na-complete na yung contribution, ma-claim mo din lahat ng rewards. What if I give water but forgot about claiming until the next day? Do I lose my rewards? And then sabi, no, we allow users to claim rewards from one day before if they forgot to claim it. Wow! So that means, guys, kung nagkakaroon ng server lags pero nakapag-contribute kayo ng water nyo for that day, hindi kayo nakapag-claim, pwede nyo pa rin siyang maklaim kinabukasan. Pero one day before lang, guys. One day before lang ang pwede. So, kunwari, today is the 12th. Kapag-contribute ako ng water ko pero nakalimutan kong i-claim reward ko. So, tomorrow the 13th, pwede ko pa rin i-claim yung reward ko nung 12, pero kung hindi ko pa rin kinlaim nung 13, yung reward ko nung 12, pagdating ng 14, hindi ko na makukuha yung reward ko nung 12. Kasi, one day lang ang inaallow nila para maklaim mo yung forgotten reward mo. Otherwise, hindi mo na siya makiklaim. Okay, guys? So, I hope that's clear. Ayan. So, that's it for Farm 2.5, guys. And, napakita ko naman na more or less how it works. Plus, if you are experiencing problems or bugs, you can always just report it to their Discord. And, if you have problems logging in, which is a lot of people are having lately, just try and try again. Ganun lang talaga. Try lang talaga ng try, guys. You have until 7:59 a.m. the following day para makapasok dun sa server. And you can also try, guys, yung basic troubleshooting fixes, which is clearing your cache, clearing your cookies, restarting your MetaMask, or changing your browser. Ayan. So, pwede nyong itry yan and see if makalogin kayo if you try it. If not, wala tayong choice, guys. Kundi just try and try until makapasok. Kasi talagang may konting congestion ngayon, may konting traffic because there's a lot of people really trying to play and trying to get in. Ayan. Ayan. So, that's it for today's video, guys. If you have any questions, feel free to comment down below. And like I said, please watch out for my future videos because I will make more regarding PVU, especially the road to getting your own NFT or your very own permaplant. Ayan. And also, guys, please do consider liking this video, clicking that subscribe button, and hitting that notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. That's it, guys. Thanks for watching. Until next time, bye-bye!